guys, good evening. Today is September 27, 2019 and welcome to my channel. It's Alencass. And today's video, I update ko lang kayo sa palabas natin sa ABS-CBN na pamilya ko. And without further ado, let's start. Sa palengke, nandoon si Fernan at nabili ng mga prutas kasama ang kanyang mga anak. At nakita niya doon sa palengke na merong magandang pwesto at gusto niyang magnegosyo ng mga prutas. At doon natin nalaman na tagapitas pala ng prutas si Fernan sa Italy. And then doon naman sa bahay ni Loida ay nariwa niya yung mga pinag-usapan nina ni Chico at Loida. Tapos sinawagan niya si Luz at may inuutos siya dito na may isinend daw siya sa email kay Luz at it's about 50 pages at kailangan niya tomorrow morning. And then sa bahay naman, nag-usap yung kanyang anak at si Fernan at sinabi niya na gusto daw niya magnegosyo ng prutas at yung renta ng pwesto ay 7,000 pesos and then 2 months advance and 1 month deposit. So doon sa palengke. And then si Luz naman ay nag-text kay Barry and then sinabi niya, anak, magsusundo ka ba? Dahil gusto daw niya magpatulong about sa computer dahil hindi daw niya alam kung paano mag-open ng email sa computer. So tinuruan siya ni Barry. And then si Chico at Fernan naman. Sinabi ni Chico ang lahat na nalaman niya tungkol sa tinatarbahuan ng kanyang ina na yung amo niya ay si Loida. At sinabi naman ni Fernan na kailangan ng malaman ni Luz ang lahat. And then at umuwi na si Luz sa galing sa trabaho and then sa labas ng kanilang office ay sinundo siya ni Fernan. At nagdala pa ito ng siupaw na may asado. At ang sweet nila. And then nakita sila ni Chico na sa pag-uwi na nila at ang saya-saya nila sa pag-uwi. And then sa kwarto, sa pagtulog nila, ay hindi makatulog si Fernan. Dahil gusto niyang ipagtapat sa kay Luz ang lahat na kaniyang ginagawang pagtataksil. Ngunit, noong nagsasabi na siya, ay hindi narinig ni Luz dahil siya ay nakatulog na. And then sa bahay naman ni Loida, si Loida ay tumitingin ng mga picture nila ni Fernan. At sabi niya sa kanyang kasambahay or sa kasama sa bahay ay mahal pa daw niya si Fernan. At wala siyang pinagsisihan dahil naging sa kanya si Fernan doon sa Italy. And then dito naman tayo kay Chico at kay Fernan. Meron daw siya hindi nalalaman, sabi ni Chico kay Fernan, sabi ni Loida sa kanya. At tatanungin daw niya ang kanyang itay. So, ayun, at nag-imagine na si Loida sa bahay nila, yung nasa Italy pa sila ni Fernan, yung mahal pa nila ang isa't isa. At kasabay noon ay nagkwento si Fernan sa mga nangyayari sa kanya doon sa Italy. Tapos, ito palang si Loida ay may asawa sa Italy. At ginugulpi pala si Loida ng kanyang asawa sa Italy. Tapos, ipinagtanggol siya ni Fernan. At nagsumbong sila sa pulis. Ngunit, binaliktad si Fernan. Kaya, si Fernan ay nakulong. And then, ang napapadala pala ng pera sa pamilya ni Fernan ay si Loida. Hanggang sa ito ay nakalabas ng kulungan. At ayun nga, nahulog ang loob niya kay Loida dahil nga sa lungkot at pangungulila doon sa pamilya niya. And then, si Chico dito ay nasaktan, umiyak siya dahil siya ang nasaktan sa mga sinasabi ni Fernan. And then, tutulungan, sabi ni Chico, tutulungan daw
niya si Fernan upang sabihin sa kanyang ina ang lahat na nagawa ni Fernan. Tapos dito naman sa bahay, nagbabudget ng pera si Fernan. And then, dumating ang kanyang lola at binigyan siya ng sing-sing, yung wedding ring ng kanyang lolo at lola. At ibinigay kay Fernan dahil para makatulong daw. Dahil gusto nga magsimula ni Fernan sa negosyo. Tapos ayaw sanang tanggapin ni Fernan, kaya lang ini-insist ng kanyang lola dahil para hindi na daw niya ma-remember ang kanyang lolo kasi na nangungulila siya dito. Tapos sa trabaho ni Chico ay merong bakante. Dispatchadora yata yung bakante. Tapos doon sa bahay nila, sinabi ni Chico na magtrabaho doon si Luz. Bali, lilipat daw siya ng trabaho doon sa tinatrabahoan ni Chico bilang dispatchadora. Pero ayaw ni Luz dahil daw meron na daw siyang trabaho. Tapos ini-insist pa rin ni Chico at ni Fernan na doon siya magtrabaho. Kaya nagtaka si Loida, bakit ayaw niyo ba sa trabaho ko? Ang sabi niya, and then ayun, so tumigil na lang sila ni Fernan at Chico. And then magkikita daw sila si Fernan at si Iking dahil kikitain daw nila ang supplier ng mga prutas at after that ay susunduin niya si Luz sa trabaho para mag-date sila at doon na niya sasabihin ng lahat-lahat tungkol sa kanila ni Loida. Ngunit nung dumating na si Fernan doon sa office or tinatrabahoan ni Luz, ay nakita siya ni Loida at sinabi niya, "Long time no see," sabi niya. Tapos asawa ko ang pinunta ko dito. Tapos sabi naman ni Loida, wala siya dito dahil nasa field siya at inilagay siya doon ni Loida para malaman ang pasikot-sikot ng kumpanya. At yun lang ang huling episode. So, bukas guys, abangan nyo ang next episode na interesting. At sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today. And siya nga pala guys, may ibabalita ako sa inyo. Ay under review na yung channel ko ngayon. So, congrats to me. And thank you for all your support sa inyong panunood sa aking channel. At thank you. I love you all. That's all. Thank you.